Oh, nandiyan na pala kayo. Magandang araw. Ako nga pala si Teacher Ricky. Ngayong araw, tuturuan ko kayo paano gumawa ng isang interactive multiple choice game gamit ang PowerPoint. Handa ka na? Let's go! Mula sa iyong desktop, buksan ang Microsoft PowerPoint. Piliin ang blank presentation. Kailangan natin ng tatlong slide. Kaya mula sa isang slide, pindutin ang Ctrl D para ma-duplicate ang bawat slide. Sa unang slide, isulat ang tanong na nais mong pasagutan. Upang maging interactive, gagawa tayo ng mga buttons na pipindutin ng mga estudyante. Magtungo lang sa Inserts, hanapin ang Shapes, pumili ng hugis na gustong gawing buton, i-resize. Right-click para lagyan ng text. Upang mapabilis, pindutin at i-duplicate ang mga nagawang buttons gamit ang Ctrl D. Muling i-type ang mga choices. Para sa incorrect response, pumunta tayo sa slide number 2. Mag-type ng kahit anong phrases tulad ng try again. Positive response naman ang nasa slide number 3. Isulat natin, good job! Gumawa naman tayo ng return button na magagamit ng estudyante para bumalik sa tuwing siya ay magkakamali ng sagot. Muling magtungo sa Inserts, puntahan ng Shapes, mamili ng hugis na gustong gawing buton at i-resize. Right-click, Insert Text, isulat ang katagang Go Back. At para sa magic, pindutin ang buton, right-click, pindutin ang hyperlink, hanapin ang Place in this document, pindutin ang unang slide, kung saan naglalaman ng tanong at i-OK. Sa pamamagitan nito, babalik ang estudyante sa tuwing siya ay magkakamali. Kopyahin natin ang nagawang buton. Pindutin ang Ctrl plus C. At ilagay natin sa good job na slide. Ang buton na ito ay magsisilbing next item button sa tuwing siya ay makakatama ng sagot. Palitan natin ang command ang naidudulot ng buton na ito. Right click, Edit Link, at piliin ang next slide. Huwag natin kalimutan ang pangalan ng muli ang buton na ito ng Next. Sa punto nito, bumalik tayo sa slide number 1 at bigyan natin ng buhay ang mga buton na ginawa natin doon. Ang mga buton na naglalaman ng maling sagot ay i-connect natin sa Try Again na slide. At sa tamang sagot naman, i-connect natin siya sa good job slide. Unahin natin ang buton ng Mars, right-click, pindutin natin ang hyperlink, at piliin natin ang slide na may nakasulat na try again. Ulitin natin ang step na to para sa mga maling sagot. Parehas na step din ang kailangan para sa tamang sagot. Yun nga lang, kailangan mo siyang i-connect sa good job slide. Atin ang subukan ang nagawang interactive multiple choice game gamit ang Microsoft PowerPoint. Ito pa ang mga nagawa kong PowerPoint. Oh, kumusta? Nakasunod ka? Abangan ang mga tutorial sa page na to, kaya subscribe na! Click here!